Good day mga ka-DIYs! Welcome po dito sa ating channel, WAK DIYs TV. Kung bago pa lang po kayo at hindi pa nakapag-subscribe, please hit like and subscribe po. For today's video mga ka-DIYs, papakita ko po at isishare sa inyo kung paano po ba mag-install ng bumper brake light extension. So, kadalasan po natin nakikita itong bumper brake light extension sa mga Wigo po na Gen 2 and Gen 3. So, yan po sila ang pwedeng kabitan ng LED bumper light brake light extension po. So, ito po yung pagkakabitan natin ng LED brake light extension po, mga ka-DIY. Sa bumper po natin nilalagay. So, kailangan po natin itong tools na to, itong prying tools po, mga ka-DIY, sapagkat kailangan po natin mag-pry or magtanggal ng mga clip po or fastener clip dito sa ating bumper po at mga bumper clips na kailangan tanggalin para po magkaroon tayo ng access sa ating reflector na siyang papalitan natin ng LED light po. Ito po mga ka-DIY, so natanggal natin yung clips, so nakuha natin yung fender cover, so yan po, tanggal na po yung fender cover, so at least meron na tayong access doon mismo sa ating reflector po. And then ganun din po sa kabila mga ka-DIYs, siguro ano lang, anim lang po yung kailangan natin tanggalin na clips para po matanggal natin yung cover ng fender po. So bali dito sa may bandang gulong, dalawa po, and then sa bandang ibaba, dalawa po, and then dun sa bandang likod talaga ng reflector is dalawa din po. So anim po ang tatanggalin natin na fastener clip po para makuha po natin or ma-detach natin yung cover ng ating fender po sa likuran. So yan po, nakuha na po natin nung lisa pang cover ng fender. So at least meron na tayong access doon mismo sa ating reflector po. So dito naman po sa pagtanggal ng stock reflector natin po mga ka-DIYs, kailangan natin na mayroon tayong pinset para po pang press doon sa mismong lock ng ating reflector po. Kasi po itong reflector maliban na naka-clip siya sa bandang bawat dulo niya, sa gitna po meron siyang slot doon na pinapasukan o nilalagyan ng clip kung saan mag-uutulak or mag-snap on siya. So kailangan nating i-press yung gilid niya nang sa ganun ay matanggal po natin siya. So yan po mga ka-DIYs, na natanggal na po natin itong kabilang side or driver side na reflector. And then yung kabila naman po sa passenger side is kailangan po ating tanggalin din. Nang sa ganun ay malinisan po natin at maging ready na po yung slot niya for the LED light po. So gamit po ang alcohol at saka microfiber, kailangan po nating linisin itong slot or yung lugar kung saan doon natin i-install yung ating LED bumper brake light po. So ganyan lang po mga ka-DIYs. Thank you.
So ito po yung LED bumper light natin, brake light extension na ikakabit natin. So una po ipasok po natin yung wire para maging secure po siya before natin i-fit in itong LED po na extension brake light natin. Ito naman pong LED bumper light natin mga ka-DIYs, meron naman po itong clip or design talaga for this particular part or bumper part po. Meron po siyang clip na nagsasnap kapag pinapasok po natin siya. So, hindi na po kailangan ng pandikit mga ka-DIYs. Gamit po ang ating wire stripper or stripping tool, talupan po natin yung tatlong wires po natin para nang sa ganun ay maging ready na siya ikabit doon sa connection ng ating brake light po. So dito po kasi sa brake light kailangan natin siyang i-connect. So gamit ang prying tool, i-open natin itong taillight assembly natin para magkaroon tayo ng access doon mismo sa brake light circuit or brake light wires po natin mga ka-DIYs. Dito naman po sa pagkabit natin sa brake light mga ka-DIYs, madali lang naman po kasi meron po tayong color code po. Itong bumper light natin na nabili po mga ka-DIYs is may tatlong wires po to. Black, white, and yellow. Dito naman po sa stock ng ating taillight assembly po, dito sa may bandang brake light, makikita naman po natin na meron din itong tatlong wires which doon natin i-connect yung tatlong wire natin. So black, doon sa negative. Ito naman pong white is doon po sa positive ng ating brake light po. So yan po mga ka-DIYs, and then ito naman pong isang wire, itong yellow. Ito naman pong yellow is ito yung magti-trigger na kapag nag-brake tayo, lalakas po yung ilaw ng ating LED po. So yan lang po mga ka-DIYs yung connection na kailangan natin maikabit. Tips lang po mga ka-DIYs kapag gumagawa tayo ng mga ganitong DIYs, when it comes to wiring, kailangan po natin ng maging safety po. So make sure po mas maganda pag na-disconnect po natin yung ating negative po sa battery po natin. Nang sa ganun ay hindi tayo magkaroon ng mga hindi inaasahang short circuits po. And also kapag meron kayong tester, mas maigi po na gumagamit po tayo ng tester po. Nang sa ganun malaman natin at sigurado tayo sa mga wires na tinatapan po natin or tinatalupan natin at kinukunika natin ng panibagong wires po. Make sure po mga ka-DIYs na pag nagtatap po tayo dapat po binabalot po natin ng electrical tape para nang sa ganun po ay magiging safe po sa ibang wire po, at kapag magka-dikit po yung mga wires hindi naman po magkaroon ng mga short circuit kasi natatakpan or covered po siya ng electrical tapes po mga ka-DIYs. So pagkatapos po nating i-connect yon, so it's time na ibalik natin yung taillight assembly, and then at the same time i-loop po natin tong excess wire. Nang sa ganun ay hindi naman po siya magiging sagabal or kaya mayroong usling wire na makikita po dito sa likod ng ating taillight assembly. So yan po mga ka-DIYs, higpitan po natin gamit ang wrench or 10mm na wrench po para po na ibalik natin yung taillight assembly natin. And then
after natin maibalik yung kilit assembly, ibalik na din po natin itong cover ng ating fender po. And then also, yung mga clips na tinanggal natin, ibalik din po natin. So, tandaan lang po natin mga ka-DIYs, yung mga clips na kinuha natin, eh, maibalik natin sa mismong lugar or butas na pinagkukunan po natin mga ka-DIYs. So, ito po, kunin na po natin yung protective sheet ng ating na-install na LED bumper light. So, yan po mga ka-DIYs. So, yan po mga ka-DIYs. Successful po ang ating DIY po. So, if you find this video helpful, so please subscribe to my channel po for more DIY videos. Thank you po mga ka-DIYs.